May sunburn ba ang digital panel gauge mo? Well, para sa iyo ang video na to. Hello guys, this is JR of JNL Vlogs and welcome po sa aming channel. So, ito nga po yung ating motor, si Toby, si iClick 125 version 2. At binili natin to na meron ng sunburn yung kanyang digital panel gauge. So, nung una, hindi ko alam kung paano siya i-repair. So, nanood lang ako sa YouTube. At tinignan kung ano ba yung pwede nating maging remedyo. So ito guys yung binili natin, yung polarized film for Honda Click. At ito ay 310 pesos kasama na yung delivery at dalawa siya. So meron pa tayong isang spare. So, paano ba natin siya inayos at niremedyohan? So, syempre, tanggalin muna natin yung mga play rings. At marami pala siyang tornilyo. Pero madali lang naman siyang sundan. So, tanggalin natin yung mga play rings. And then, ito na yung mismong digital panel gauge. At ito yung kanyang PCB assembly or printed circuit board assembly. At ito guys, kailangan iangat muna natin siya ng bahagya. Then, pag nasilip na natin yung kulay itim na pinaka-terminal ng mga pins nung LCD, pwede na natin siyang pungkitin. So dapat dun lang sa itim itutuon yung panungkit para walang madamage ng mga IC or circuit. At ito naman yung mismong pang pin nung mga select button at nung set, yun yung ginamit kong panuntot para may tulak palabas yung mismong LCD. At ayan, gagamitan lang natin ng blade or blade cutter para matanggal yung lumang polarized film. So ayun guys, yung film na may sunburn. After natin alisin yung film na may sunburn, linisin natin ng bahagya yung LCD. So, alisin lang natin yung mga natirang adhesive. Yan, i-prepare na natin yung bagong polarized film para i-install dito sa LCD screen. So, ito hanggat maaari ay do it right the first time. Lalo na kung wala kang spare na film. So yung likod nung polarized film na dinikit natin dito sa LCD screen, meron siyang safety cover or plastic cover. So, alisin din natin siya. At pagkatapos ay ibalik na natin dito sa digit or i-assemble na uli natin siya. Ayan guys, meron dyan mga hook or clip. So, i-clip lang natin doon yung LCD screen. Then, ibalik natin yung PCBA. Set lang natin yung mga pins ng LCD dun sa kulay itim na terminal, mga parang terminal. And then, pag na-clip na natin siya, ganun lang din naman. Do it right the first time. Or slowly but surely, dapat yung ating
thinking habang ginagawa natin to. Ayun naman yung pin nung select at set button. So yung pinantula ko kanina para alisin yung LCD screen dun sa puting assembly na yan. At ayan, so i-turn na natin harap at likod. At i-secure natin yung tightness, huwag naman masyadong mahigpit para hindi ma-loose thread, kasi plastic lang yung plastic lang siya eh, yung assembly na to. So, para lang hindi pasukin ng tubig, higpitin natin ng tama. Huwag sobra para walang ma-loose thread na thread. So after nating i-assemble itong digital panel gauge, ay i-dry run muna natin siya sa mismong motor bago natin ibalik yung lahat ng cover or flaring. At ayan guys, ibang-iba na siya kumpara kanina. At ito naman guys, so nakabit na nga natin yung flaring ng ating motor. At ito na yung kanyang outcome. Ito na yung resulta ng ating ginawa. So, mas nagmukha na siyang bago. Hindi na siya masakit sa mata. At mas masarap na siyang i-drive.